sa lahat po ng mga nakatutok at nakasubaybay sa atin ngayon dito po sa ating Katotohanan at Pag-usapan. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Mel A. Palma ng Katotohanan at Pag-usapan. At po meron naman tayong bagong video na papalabas kung saan mga kapatid tayo ay napagkamalan o hindi naman napagkamalan siguro ba base ito sa mga research nila na tayo daw mga kapatid ay si Kabornok. Ito po, panoorin niyo pong mabuti ang sinabi po no ng mga Baptist Defender. Ito po sabi nila, Romel ng Iglesia Katolika aka Kabornok, siya na mismo ang bumasa sa referensya nila na sinasamba nila ang larawan ni Maria. Maria pa yan, ha? Mar at Sakaya. Okay. Ngayon po mga kapatid, pansinin natin mabuti ito. Aking video na pinalabas after the debate ni Brother Jando at saka ni Dino Diaz, nagbigay po ako ng commentary video tungkol doon sa Nuestra Señora de Salvacion na ginamit ni Dino Diaz. And of course mga kapatid, napakinggan nyo naman yung aking video niyan. Gumamit kasi siya ng Catholic Novena and understand in his own. Yun. At dinaya pa nila yung kanilang mga manonood. Itong post po nila mga kapatid, no? Kailan pa ito? One day ago. So yung post, umani siya ng a total of 8 reaction. So merong 4 like, okay, 2 hearts, 1 care, and 1 ahaha reaction mga kapatid. Ito tingnan nyo, klarong-klaro naman. Ako, no, ay pinagkamalan na ako daw si Kabornok. At si Kabornok, oh, sinasabi nilang ako mismo daw ay bumasa sa referensya na sinasamba ang larawan ni Maria. Dahil sa Nuestra Señora de Salvacion, nasa hiligay nun po yun mga kapatid, na pagkakasalin. Dahil sa Nuestra Señora de Salvacion na naisalin sa hiligay nun, nagbigay sila mga kapatid ng conclusion. So, nakakaawa naman ito. Itong mga Baptist Defender na kung titignan natin, for sure, they are so very desperate. Kapatid, desperado na, makin mo naman. Gawin pa tayong si Kabornok. Grabe, nag-level up na tayo ngayon mga kapatid. Rati-rati, nagbibigay lang tayo ng comments, reaction. Ngayon, si Kabornok na tayo. Na kung saan, si Kabornok ay masusing nag-iimbestiga. At saka mga kapatid, no? Hindi ko po kaya yung ginagawa ni Kabornok. Napaka mabusisi kasi yung pag-iimbestiga ni Kabornok. Kaya yung mga sulpot na sekta, booking na booking. At ito naman, may kadahilanan naman bakit hindi niya pinapakita ang kanyang muka. Sa katunayan nga eh, magkocollab sana kami noon ni Kabornok. Kaya hindi lang natuloy. Kaya I am making now the clarification na hindi po ako si Kabornok. Magkaiba po kami ni Kabornok mga kapatid. So, kaya nga itong pagbibintang at isisiwalat daw nila, ang isisiwalat nila mga kapatid, pinanood ko yung video, putol. Inulit-ulit lang yung katagang sinasabi doon. Ito mga kapatid, yung katagang sinasabi, Matinabangon, nga tuod, nga Birhen Maria, Nuestra de Salvacion. Madamo, itong inulit-ulit, madamo, ibig sabihin ng madamo is marami, kag nagakarisari, iba't iba, nga tuod ng mga lugar, ang ginasimbahan sa Imo Santos nga larawan. Kaya ito yung pinaulit-ulit nila na sinasamba daw yung si Mama Mary o si Maria. Ang sinasabi diyan is place, lugar na kung saan sinasambahang lugar. Naku naman, ito kasi kapag nag-iintindi o nag-uunawa, naniniwala sa kanyang sarili. Kaya tuloy namamali kahit pati yung mga nakikinig sa kanila. Kita mo lang. Pero isa lang malinaw dito mga kapatid, mali po, hindi po ako si Kabornok. No? Magkaiba po kaming personalidad ni Kabornok. Hindi po ako si Kabornok, iba po siya, iba rin po ako. Kaya wag po ako sanang paratangan na ako si Kabornok. Ito yung nakita ko mga kapatid, bakit nagbigay ng conclusion? Kasi yung video po ni Kabornok, in-upload po natin yung video na booking si James Orinsiada. Then after that, no, after nang mapakita po natin yung pagbubuking ni Kabornok kay James Orinsiada, ay nako, lumabas naman itong kanilang isisiwalat daw. At ako daw si AKA Kabornok. Wow. Hindi po ako si Kabornok ng Fuckbusters PH. Yan, kaya nga sinabi ko rin doon sa video na yon bago ko po in-upload, naglagay ako ng kaunting video na yon ay video ni Kabornok sa Fuck Busters PH. Baka yan ay naguguluhan lang po sila. Kasi siguro dahil magkatono kami ni Kabornok, kaya napagkamalan tayo mga kapatid. Ito, klarong-klaro ito. Kung sino ka man na nag-post sa Original Baptist Defender na yan, sino ka man, mali ka po kapatid. Hindi po ako si Kabornok. Paano ka pa paniniwalaan ng mga tagasunod mo?
kung ang information mo mali-mali na. Yan. Diyan pa lang, nako, delikado ka na. May mali ka na. At isa pa, sabihan pa naman tayo na sumasamba daw, umamin daw ako na sinasamba natin si Maria. Well, kung titingnan at tutuusin mga kapatid, kung titingnan talaga natin yung katotohanan lang, no? Yung katotohanan lang. So, itong Our Lady of Salvation in English o Nuestra Señora de Salvación, yan, na kinote nila ay originally pala mga kapatid, doon yun mismo sa lugar kung saan po ang lugar ng... Meron ako ditong nakalap mga kapatid, no? Na dahil sa kanila mismong pagpipilit at paggigiit, nakita po natin, ito pala ay hindi sinasamba. Pagkos ito pala ay tinatawag natin venerated or binivenerate. Iba po yung adoration sa veneration. Iba po yung worship na adoration kaysa po sa veneration. Yan. Kaya nga, kailangan talaga muna pag-aralan yung mga terminologies. Kaya nga, merong mga terms na hindi natin pwedeng interpretahin in our own without consulting the experts. Yon, nakabasa ka lang ng katagang worship, automatically, adoration na. Yan kasi ang kulang sa sulpot na sikta, wala silang malawak na vocabulary. Ang nasa kanila ay bukang bibig, hindi vocabulary. Kaya patuloy ang kanilang panunuligsa at paninira sa simbahan. Dahil wala silang vocabulary na malawak, kundi bukang bibig na malawak. Okay. Yun yung pinaka nakikita nating katotohanan doon, mga kapatid. Okay. Kung titingnan naman natin at sisilipin ang history mismo nitong Our Lady of Salvation, yan, sinasabi ko, ito po yung Nuestra Señora de Salvación. The original po, no? Pinagmulan niya. Ito po yung history ng Nuestra Señora de Salvación. Paano ba ito mayroong ganito sa simbahan? History of Devotion of Our Lady of Salvation. Every year during the month of August until September, devotees from all over the Bicol, sa Bicol region pala ito, visit the Shrine of Our Lady of Salvation in Juruan. The last Saturday of August is traditionally is reserved as a special day of veneration pala yun. Kaya nga, tama ang sagot sa akin ng kaibigan kong pare na ngayon, no? Yan ay patungkol sa pilgrimage kasi ito, veneration, wherein pilgrimage would walk in a procession for 9 kilometers from the St. Lawrence Church of Tiwi to the Diocesan Shrine in Juruan. So, klaro po mga kapatid, itong Our Lady of Salvation o Nuestra Señora de Salvación is very clear that is veneration which is given to the saints. Veneration is different from adoration. Ito kasi yung word na kung saan confusing sa kanila mga kapatid. Dahil if you say veneration and adoration ay para sa kanila, yun ay isa lang. Ang adoration due to God alone. Sa Diyos lamang yun. Kapag hindi mo binigay ang para sa Diyos, that will be fall onto idolatry. Yan, worshiping idols na yun. Pero, hindi po itinuturo sa simbahang Katoliko ang pagsamba sa mga larawan. In fact, merong official teaching po ang Catholic Church na hindi po pwedeng simbahin o hindi po pwedeng sambahin ang mga imahe ng santo o kahit na yung mga santo, no, na ipapalit mo sa Diyos. Isa lang ang dapat na sambahin bilang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ang nag-iisang Diyos lamang na may tatlong persona. Ulit, uulitin ko po mga kapatid, iisang Diyos lang ang sinasamba ng simbahang Katoliko. Ito po ay ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi po namin sinasamba ang imahe ni Birhen Maria kahit si Birhen Maria bilang Diyos. Pagkos they were venerated. The saints was venerated by the Catholic Church. Hindi po sila sinasamba, mga kapatid. Yan po yung napakaklaro. So, bibigyan kita ng klarong teaching talaga ng simbahan. No? Kasi kayo, paulit-ulit kayo. Para sa inyo, bawal ang manalangin ng paulit-ulit. Pero para sa inyo, hindi bawal yung paulit-ulit. No? Para bang, nako, iwan ko na lang kung nag-iisip pa ba kayo. Sa paulit-ulit yung sinasabi at binabanggit na sinasamba ang ima. At ako pang gawin nyo na
nag-amin na sinasamba si Maria, saan ko inamin na replace siya sa Diyos. Okay, pakitaan nyo nga ako ng video na sinabi ko, si Maria ang sinasamba namin bilang Diyos. Naku talaga. Kapag Marites lang ang alam mo, yun, doon ka lang talaga mag-stuck ka na lang doon. Kaya salamat dahil meron kaming taga-imbestiga at sa GC pa namin ipinasa yung message na yon, no? Na ikaw pala ay sinabihan mo akong ako si Kabornok, no? Well, hindi po ako si Kabornok. Iba si Kabornok, no? Iba din si Brother Romel Palma. Yan. Napakaklaro yan. Kaya nga, saludo ako dyan kay Kabornok dahil napakabusisi mag-imbestiga. Napakakonkreto at napakaklaro at masakit para sa... Paano ko nasabi mga kapatid na masakit sa kanila? Dahil apektado sila. Yun. Masakit para sa kanila. Kaya nga, yun, kung nag-iimbestiga, dapat kumpletuhin na. No? Pwede mo naman akong i-message, brother. Itanungin mo ako, ikaw ba si Kabornok? Yung problema sa iyo, hindi ka naman nag-message sa akin para tanungin ako kung ako ba si Kabornok. Para sabihin mo ako 'yun. Tuloy. Yan, mapagtatawanan ka ng mga samahan mo siguro. O di kaya naman ng mga nakikinig dahil ikaw naman ay bintangero ka. Yan. Marami kang tulig sa simbahan pero wala kang napatunayan. Gagamit ka ng referensya, puputulin mo naman. At saka na, mabibisto ka, magagalit ka, gagawa ka naman ng video. Pag gumawa ka ng video, paninira naman. Paano ba yan, kapatid? No? Kahit anong gawin mo, ang katotohanan ay katotohanan. Kaya nga sinabi ng Panginoon, paulit-ulit kong sasabihin din ito dahil ito ay inspired din sa channel na ito na katotohanan ito pag-usapan. 1832, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya, if you want to be free, free yourself, no? Accept the truth and you will be free. May God bless us all at sa Diyos po ang lahat ng papuri. Nawa po ay i-bless po ang mga kapatid natin na inakalang ako si Kabornok, no? At nawa po i-bless po kayong lahat ng na mga nanonood. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan. At huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid to please subscribe, like, and share, and comment sa baba po ng ating video ito.